Yung ilalim niya. Sparkling. Sa ating lahat. Okay, ating unang ride sa 2021. Ang ruta natin ngayon, punta tayo dito ng DRT. Woo! Episode 1. DRT. So, gagawin natin, iisa-isayin natin yung mga attractions sa DRT. Yun ang target natin napuntahan, yung ano, Mount Pinagbandarahan, tsaka Talon Parry Falls. Kasi nung nakaraan, kanya failed tayo din sa Talon Parry, kaya babalikan natin ngayon to. So yun, hopefully sumangayon lahat ng ating plano. So time check, 6:24 ng umaga. Home base natin Claribel, Bulacan, as usual. Tapos nakaka 30 kilometers na tayo. So yun, para makarating doon sa mga pinagbandarahan, kailangan natin ng 50 kilometers. So, mga ahon ulit yon. Kaya ihanda na natin yung sarili natin. Woo! Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. 1G! Dito sa may kanan, papuntang Biak na Bato. Another attraction dito sa San Miguel, Bulacan. Sa kaliwa tayo, diretso ng Ibaisiya, pati RT. Okay, Kabanatuan, diretso Nueva Ecija. Tapos nakikita nyo yung red horse na malaking logo na to, yung kabayo. Pag kumanang ka, papuntang DRT. Pag dumiretso, Nueva Ecija. So syempre, kakanan tayo. Alright. So yun, ito, mula dito sa Katunay, papunta ron, approximately na mga 17 to 20 kilometers para makarating tayo sa DRT. Yun. Woo! Sarap magbike. Okay mga lods, approaching Cebu Market. Barangay Cebu sa may San Miguel, Bulacan. Kung saan dito sila namimili ng mga pagkain na mga kailangan pag sila ay magka-camping o mag-overnight. Ayun, no? At dun sa kabila. Alright, so 46 kilometers na tayo ngayon. So next nito, puro ahon na yung ating susugurin. Oh, papadyakan. So kakaliwa tayo rito, dito sa ano na to, sa part na to, pa DRT. Okay, umuwi ka na. At ito na ang ating unang salubong ng ahon pa DRT. Ayun, no? So yun, oras natin 7:24, 46 kilometers. So ahon na. Pagpakaliwa,
Talon ni Pedro, Talon Lucab. Ayan o. Ito yun o. Talon ni Pedro, Talon Lucab. Pagpunta ka doon. So hindi tayo dyan. Doon tayo sa kabila. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo dahil yung last video ko doon, medyo malabo yung kuha natin. Eto, medyo meron tayong chance para pakidaan natin tayo mas, sa inyo na mas clear. Okay, konting padyak lang. Pag dumiretso kayo pa Mount Manalmon, Samora Falls, sa Luna Eva. Pero kakaliwa tayo, kakanan tayo pa DRT. Yun, dito. So eto na yung simula ng ating laban ng mga haon. Pero hindi naman ganun karami dahil medyo bungad lang ng konti itong pupuntahan natin Mount Pinagbanderahan. Tapos yung Talon Pari Falls. Alright, yan na. Bakbakan na dito. Ayun o, yung bundok o. Umuwi ka na. Ayun no, mga ka-trip adventure. Sa taas na yon, ayun yung Mount Pinagbanderahan. So dun tayo pupunta. Hopefully maka-join tayo sa mga group dun. Kasi ang bayad sa guide ay 300 for 5 person. So since nag-iisa lang tayo, makikiangkas. O kumbaga makiki-join na lang tayo sa group para makasipit tayo. Okay, mula sa Sibul na saan Barangay Sibul, San Miguel, Bulacan. Pagpasok nyo dito pa DRT, unang attraction na inyong madadaanan na ito yung Mount Pinagbanderahan. Kung saan na doon yun, sa taas na yon. At susubukan natin makijoin sa group dito. Ito makikita nyo sa taas. Ayan, 328 meters. Subukan natin masok. Will you please repeat it? Alright mga ka-trip adventure, ayun yung Mount Pinagbanderahan sa taas. At ayun, naka-join tayo dito sa group. Ayun, oras natin 7:55. So join lang ako, kumbaga chance passenger. At 300 yung bayad per guide, 5 person. So ayun po yung mga aakyat na nagkaroon. Buti na lang naka-join tayo at nakaabot. Christina Esguera po, sir. Si Ate Christina Esguera ang ating tour guide dito sa Mount Pinagbanderahan. So paakyat niya, pa-claim na yan, ay aabot tayo ng 30 minutes na trekking. Pero pagka mga baguhan na talagang gusto lang maka-experience, makita ng bundok, medyo mahirap pa sila ng konti, pero carry naman kahit medyo may edad, kayang akyatin itong bundok na to. Yun no. So yun, tayo nagbike muna. Taradel tapos. Yan, nakitin natin to. Ito yung ating unang climb sa taong 2021. Ayun, laki ng ibon no. Ay, ibon po ba? Hindi, aeroplano po yan. Akala ko, balon na lang. Ayun yung Pinagbanderahan. Alright, so yung mga kasama natin nasa likod. Ano dito eh? Hospital, eskwelahan? Ano po? Bahay po dati. Ah, bahay dati. May bahay pala dito. Bahay po dati yan na ginibanan. Giniba. So ayun oh, ang lupit no. May aeroplano pa nadaan no. Ayun sila oh, dami oh. Ate, bakit po tinawag na Mount Pinagbanderahan? Ano po? Ang kwento po nito. Okay. Ang trivia. Okay. Nung panahon ng Hapon, okay. Nagtayo po sila ng bandila sa bundok na, sa bilang bundok. Okay. Kaya po, tinawag po bilang tanda po na ang Bulacan narating na ng Hapon. Okay, pero ibig sabihin, Hapon na nakakit doon.
Yun po ang sabi, sila po nagtayo ng bandila dyan. Bandila ng Hapon o ng Pilipinas. Yun po, hindi ko nalaman. Ayun. Kung kanino pong bandila ang itinayo. Basta at least nakapaglagay sila, importante, no? Opo. So yun, hindi natin alam kung Hapon nga talaga. O Amerikano. O Amerika. O Amerikano. O Kastila, ganyan. Gola lang yan. So ayun, ito yung mga pinagbendarahan cave. So sisilipin lang natin, meron ditong paingahan. At dito. Opo. Gano'ng kalayo po ba pag tulog na? Pagpasok po natin, yun na yun. Ah, yun na yun? Ah, okay. Kung pag sisilip ka lang. Ito na tayo doon, hindi na si ate, ang ating tour guide. Wala nga ako na take a video So sabi ni ate, meron daw ditong stalagmite saka stalactite, tapos may mga parang diamond na kumikinang. Kailangan ko nang video. So ito. Mas kumami sa loob. Sir, ingat po kayo. Nakikita niyo po bang inyong apakan? Ayun, sige kuya. Ayan, oh. Sige. So, merong kumikinang dito na ano kayong class? Mineral to? Hindi na po na, hindi po namin maawas kasi bago pa man magsabi ng bawal. Minerals na ano, 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 ano. Ganda oh. Ito. So yun, itong mga kasabayan natin dito, mga taga-Balagtas sila. So kababayan din natin dito sa Bulacan. So dito na sila sa may taas, the picture. Tapos kitang-kita doon yung magandang view, Arayat Mountain na yun. So pupunta rin tayo doon, so pinauna lang natin sila. So ito yung dadaanan natin, hahagdan pa rin tayo ng kahoy hanggang doon sa taas. Alright, so first stop natin, second stop natin dito pala sa picturean dito sa may ginawa nilang kahoy-kahoy. Tapos doon yung Mount Arayat. Tapos dito tayo nang galing kanina, nagbike tayo doon, no? You know, pag ano, so yun inakit natin. Tapos punta tayo doon sa taas. Ayun, no? At may nangangating bata. Ba't nangangate? So ayan, welcome to Mount Pinagbandarahan. Yeah. Ingat, sir. Ay, sir. Ingat din po. Po. Yan, no? Okay kayo. Hi, po. Hello. So, ayan sila. Ano po yan? Good morning po. Hello. Good morning. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ayun, no? Mount Pinagbendarahan. Alright. Sobrang ganda. Malapit sa Manila. You know? Ayun pala yung pictura ng ano, may wings sa likod. So ayun. So ayun, kung bumunta ka rito sa Mount Pinagbendarahan, ito pwede ka magpa-picture dito, may pugad. May gusto mo medyo astig. Ayun. Yung may wing ng eagle. Tapos doon maganda magpicture sa may flag ng Philippines. At ito pa pala oh. Ayun oh. So, kitang-kita nyo, 360 views.
ng Bulacan, Sierra Madre Mountain, at siyempre yung kalapit probinsya ng Bulacan. Adventure. Hindi tayo masyadong nakapagpalipad ng drone. Lobat kasi yung ano, yung battery. Kaya isang ano lang, isang arangkada lang, tapos binaba ko na kagad. Pag ganun pa man, papakita ko sa inyo yung magandang view ng mga Sierra Madre Mountain. Ayan o. Ano doon yung Tilapilon, ayun o. Yun o, kitang-kita pala din o. Tapos, doon niya tayo banda yung Talon Pari na ating next pupuntahan. At doon yung Mount Panalmon. Ayun o. Pala yung Mount Panalmon, yung kitang-kita eh, no? Tapos, nandun banda yung Talon na Eva, papunta ron, Patarlac, Pangasinan, Baguio, Panorte. So, yan. Tapos, nandun yung pinagbandarahan. Talaga na tayo. Yun, no? So, nauna na ako dun sa mga kasama ko kasi sila nagkakainan pa, family. So, tayo, next ano natin, next stop natin, Talon Pari Falls. So ayan sila ate, packet pa lang doon sa taas. Ayan o. So, hindi sila napapagod o. Alata naman, di ba? So, ayan. So yun, enjoy po. Enjoy po kayo doon. Ayan si Kuya, pababa na. Alright. Sige. Ayan, tayo pa.